Hello everyone, so today is January 19, 2023. So pag-uusapan natin ay yung tungkol sa skills for employment scholarship program ng OWA. Katulad nung na-post ko na nakuha ko na yung notice of award na nagkakahalaga ng 14,500. So yun yung scholarship. Ang qualification ay active OWA member, next not more than 45 years old, at syempre nandito ka sa Pilipinas kasi yung OFW mismo, ang sa OFW mismo yung scholarship na yon. So yun yung qualification. Kung pasok ka doon, edi ang requirements naman ay 2x2 colored ID na may white background, passport, at 2 valid ID, at 1 katunayan kung ano yung natapos mo. Kunyari, high school graduate ka, so magdala ka ng diploma ng high school, or yung report card, or yung form 137, or kung college ka, diploma ng college or TOR, mga ganun-ganun. So yun lang yung qualifications and requirements para makaka-avail ka ng short-term course, yung 6 months to 2 year course. So kung ano man ang kukunin mong TESDA training ay 14,500 lang ang pwede mong makuha sa OWA. Kung ang tuition mo ay, so kunyari tuition fee mo ay 20,000, so sa buong program na yon, so ang sasaluin lang ng OWA doon ay 14,500. Kung sumobra man doon yung tuition ng course na kinuha mo, sasagutin mo na yon sa sarili mo. So yun yung pwede nating ma-avail sa ating ating pagiging OWA member, active member. So yun lang, very easy. At saka kung saan kayo bilong na region, doon lang kayo. Kunyari ako, bilong ako sa Calabar Zone, so nasa region 4A ako. Ang region 4A, ang OWA main office ng region 4A ay ang OWA Calamba. So kapag pupunta kayo doon sa OWA Calamba, ipaputukapi ninyo yung requirements na sinabi ko, maliban doon sa passport, syempre ang passport at saka yung 2x2 ID picture na 2, hindi yun pwede photocopy. So ang photocopy ninyo ay yung valid ID na 2, at saka yung diploma or TOR or form 137, mga ganun-ganun yun yung photocopy ninyo. Tapos maaga kayong pumunta doon kasi 8 o'clock ang open, marami din nagpupunta doon. Tsaka huwag kayong mahiyak pumunta doon kasi, at magtanong, kasi mababait ang mga staff na, based on my own experience, yung staff ng OWA Calamba, hindi ka mahihiyang kausapin siya or magtanong ka kung ano pa yung mga nais mong malaman, ano yung mga katanungan na daladala mo. So sila ay sumasagot sila in a nice way. Maganda at mabait yung mga staff nila doon. Hindi ka mahihiyang kausapin sila at makipag-usap din kung ano man yung mga, ano pa yung mga concern mo. Tsaka ang transaction doon, hindi kanila ipasapasa na window 1, window 2, window 3, window 4, window 5, hanggang mainis ka na lang. Hindi sila. Kung sino yung unang humarap sa'yo hanggang matapos yung iyong transaction sa OWA, siya lang yung makakausap mo. Kaya napakaganda ang daloy ng pagpunta ka doon kasi never, nakaupo lang ako doon. Tapos lalabas sa galing sa kwarto yung nag-entertain sa akin. Tapos magtatanong siya kung ano yung mga dapat itanong. Tapos hanggang natapos yung transaction ko, siya lang din talaga yung kausap ko. At lahat ng mga pwede niyang i-explain tungkol sa scholarship, sinasabi niya ito ng malinaw. At may ano yung malinaw siyang kausap at very humble siyang makikipag-usap sa OFW. Lahat naman sila, yun yung na-observe ko. So yung mga OFW na dito sa Pilipinas, gustong mag-avail ng panibagong skills, claim nyo na yung pagkakataong yun, sayang. So kung may katanungan pa kayo, pwede kayo mag-comment down below at sasagutin ko kung ano yung kaya kong sagutin.